kay Coco Martin at sa lahat ng mga celebrity or atletang nadadamay sa lahat ng mga issue na sinisita ko sa internet. Hindi ko po ma-assure na hindi ko po kayo masasaktan ulit. Baga, real talk tayo dyan. Wala siyang social, media. Eh, para naman siyang wala sa mundong to. Magandang araw ng Sabado, mga kachika! Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Ang pag-uusapan natin ngayong araw, mga kachika, ay karugtong ng video na ginawa ko kahapon. Tungkol pa rin kay Rendon. Pero this time, mga kachika, makikita natin na tila sumuko na si Rendon, mga kachika. Nagtaas na siya ng kanyang white flag dahil nga sa sunod-sunod na kamalasang sinapit ng kanyang mga social media platform sa kamay ng mga netizens. Magbalik tanaw tayo, mga kachika. 2 weeks ago nung na-permanently ban ang kanyang TikTok account, sumunod dyan, mga kachika, na-ban din yung kanyang X o Twitter account. Tapos, mga kachika, 2 days ago naman, nawala yung kanyang Facebook account na tila permanent na rin to, mga kachika. At kahapon lang, mga kachika, nawala naman yung kanyang Google o YouTube account. Ako, mga kachika, ang sakit sa ngipin niyan. Rendon, wala ka ng social media platform. Eto, mga kachika, ibabahagi ko sa inyo yung isang post ni Rendon sa kanyang Instagram account 5 months ago. Nakalagay dyan, mga kachika, hard truth. Kapag nawala na ang lahat sa'yo. So basically, ang sinabi niya dyan, ang masakit na katotohanan kapag nga nawala na ang lahat sa'yo. Pansin ko lang, ah, hindi ba parang nangyayari na rin sa kanya yan? Yung mismong ipinost niya, eh bumalik sa kanya. At eto nga, tignan din natin yung mga post niya kung saan nagpapakita na nung una eh nagmamatigas pa siya, hanggang sa huli, mga kachika, eh nag-reflect na nga at sumuko si Rendon. So eto, ang unang pinost niya kahapon, ah, September 8 at 12 noon, sabi niya binura na rin daw siya ni Google. So mga kachika, nagulat pa ba siya niyan? Ang mga report sa kanya mukhang ano eh, illegal violation. Tapos yung reason ng violation, eh pagpo-post daw niya ng mga sexual content regarding sa mga bata. So mga kachika, ano yan eh, tinake niya as literal eh. Parang tinanong niya pa dyan, bakit daw siya nireport na nagpo-post nung sexual content na related sa mga bata, wala naman daw siyang pinopost na ganun. Eng-eng talaga eh, no, mga kachika. Malamang kaya lumabas lang na ganun yung violation na nagawa niya, kasi majority nung mga netizens e pinili yung pinaka-severe na violation na pwede nilang ilagay para masipa kaagad si Rendon sa social media platform. Naku, mga kachika, masyado siyang ano eh, literal eh, siguro parang inisip niya may nagawa ba siyang masama. Rendon, huwag mo isipin na ginawa mong masama eh yung pagpo-post ng sexual content sa Google, sa YouTube, hindi ganun. Ang ginawa mong masama eh yung walang tigil na pambabato ng maanghang salita sa ating mga celebrities at mga local politicians. Kasama na rin dyan yung mga netizens na wala namang ginagawang masama sa'yo. Kumbaga, sausawero at pakialamero ka kasi, kaya ka nireport ng mga tao. Yun, Rendon, yun ang kasalanan mo, hindi yung pagpo-post ng sexual content. Ngayon, ganito yan, mga kachika. Alam nyo ba yung snowballing effect? Iyan yung napakaliit lang na snow na nagsimula sa peak ng bundok, na pag bumabagsak yan, eh magsisimula yan sa napakaliit lang niya. Pero habang bumababa yan, paparating na siya dun sa lowest part ng mountain, eh palaki ng palaki yan kasi nag-a-accumulate yan, mga kachika. Lahat nung nadaanan niyang snow, eh nakukuha niya hanggang sa maging part niya yon, hanggang sa lumaki na nga siya ng lumaki. So nagsimula siya sa maliit, hanggang siya nung paparating na siya dun sa baba, eh lumaki na siya, mas malaki na sa bahay. Ganun yung nangyari kay Rendon, mga kachika eh. Kasi isipin ni Rendon, ha, isipin niya na lang, nagsimula siya, mga kachika, sa mga basic na paninira, basic na papansin, basic na nasausaw. Una niyang tinitira, mga kachika, di ba? Sila Nadine Lustre, sila Andrea Brillantes, hanggang sa next na binangga niya, sila Tito Soto, Lala Soto, Vice Ganda,
mga kachika, yung mga politician na yan, yung celebrities na yan, mga kachika, yan yung mga mapipera na eh. Yan yung mga tao na kapag binangga mo, eh hindi lang sila yung babanggain mo. Babanggain mo yung milyon-milyong supporters din ng mga yan. Ngayon, Rendon, binangga mo yan eh. Diba nung parang a few days ago lang pinagsisigawan mo na nagpainom ka pa, nagpamerienda ka pa nung 12 days na suspende yung It Show Time. Rendon, yun yung nag-trigger niyan, feeling ko eh. Kumbaga, sa dami na nung ginawa mong pangsasawsaw, tapos binuhusan mo pa ng gasolina dun sa ginawa mong panglalait na naman, pang-iinsulto sa It Show Time. Ayan, napuno na yung mga netizens. Kumbaga, dyan lumabas yung 30 million plus na mga nag-report sa'yo na tinatanong mo. Kung tutusin nga, hindi ka na dapat nagulat dyan eh. Dapat ini-expect mo na yan eh. Sa dami pa naman ng mga kalaban mo, Rendon, eh dapat hindi ka na nagulat. Dapat alam mo nang mangyayari sa'yo yan sa huli. So mga kachika, tuloy natin. Kung sakali na hindi ko na mababalik lahat at tutuluyan akong burahin dito sa internet, hindi ko sigurado kung makakapag-video pa ako sa YouTube dahil sa sitwasyon. Wala na siyang Google account, hindi na makakapag-video yan. Hindi ko alam kung propaganda ito para mapigilan nila ako. Ang mensahe ko sa mga naniniwala at gustong suportahan ang advocacy ko para sa katotohanan at maitama ang mga mali sa Pilipina. Pilipino, Pilipina. Kung binigyan ninyo ako ng platform para magsalita ay gagawin ko. Ito na lang ang working email ko as of the moment. Dito ninyo ako kausapin. rendonlabador@yahoo.com. Maraming salamat. At dito niya na nga tinanong din sa huli, mga kachika, saan ba talaga ako nagkamali? Ayan, mga kachika, nagre-reflect na siya. Ang ibig sabihin niyan, eh nare-realize niya na hindi niya basta-basta malulusutan niyang pinagdadaanan niya ngayon. Kumbaga, pag nagmatigas siya dyan, eh wala siyang pupuntahan hanggang saan niya kayang isustain yung laban na yan, mga kachika. Wala siyang pagkukuhanan ng resources dyan, kalaban niya buong Pilipinas. Ano lang ba siya? Kumbaga, dumi lang siya pag kinumpara sa mga kalaban niya. Panigurado ha, mababalik niya yung ano niya na yan eh. YouTube account. Nakukuha niya yan, Google account. Siyempre, in some way, mapapatunayan niya naman na wala siyang ginawang mali, masama, wala siyang ipinost. Pero hanggang saan niya kayang gawin yun, mga kachika? Pag na-recover niya yan, kinabukasan, i-re-report na naman yan ng mga netizens. After 2 days, burado na naman yan. Ibablock na naman yan, ibaban na naman yan ni Google. Ngayon, mga kachika, yung ganyang cycle, magkakaroon ba siya ng oras para gawin ang paulit-ulit yan? Ngayon sigurado, mga kachika, isa lang ang ano dyan eh, magiging solusyon na ni Rendon eh. Iyon, sumuko na lang siya. Tanggapin niya na mali siya. Sorry siya sa mga binangga niyang mga tao. Sa lahat ng sinabihan niya ng maanghang na salita, sa lahat ng sinawsawan niyang issue, mag-concede siya doon. At higit sa lahat, mga kachika, humingi siya ng dispensa sa mga tao, sa netizens. Mga kachika, at the end of the day, netizens naman yung majority sa nag-report na yan eh. Diba? Mag-concede siya. Tapos, humingi siya ng sorry. Tapos, tumahimik muna siya, maglaylo siya. Panigurado, mga kachika, para sa akin, babalik yung ano niya, mga social media accounts niya. Magiging normal ulit yung buhay ng taong yan. Tsaka sana, itatak niya rin sa kokote niya. Lahat ng bagay na nakukuha ng mabilisan ay mabilisan din na nawawala. Kasi ang gusto niya, mga kachika, shortcut eh. Gusto niya yung shortcut to fame. Ayan, tuluyan nangyari. Ako, hindi naman sa nanghuhusga ako ha. Tignan niyo yung mga ginawa nila ng mga kasama niya. Ang ginawa nilang mga scripted na act sa Battle of the YouTubers. Nasa na? Diba? Kumbaga, wala na nga siya dun eh. Tapos ito ha, real talk lang. Yung ibang mga miyembro doon, kailangan pang mag-post ng kalaswaan. Ibuyang-yang yung katawan para lang makakuha ng views, ng comments, ng likes. Mga gusto nyo na namang shortcutin yung road to fame eh. Yung ibang miyembro doon, kahit walang pera, wala talaga silang pera in reality. Nag-research ako dyan.
Pero ipopost nila sa mga content nila eh, ang kakapal ng pera, mga kachika. Di ba? Kumaga, anong nila doon, anong objective nila na magpo-post sila ng makakapal na pera kahit in real life, wala naman talaga silang pera. Siguro inutang lang nila, hiniram lang nila yon yung perang ipopost nila para makakuha ng ano, mga kachika. Views, likes. Di ba, anong content doon? Magpo-post ka lang ng pera. Back to Rendon. Kasi ano siya, mga kachike, ang gusto niya lang dito, ang objective niya lang dito, eh, alam yun, makakuha ng credits eh. Ang gusto niya lang dito eh, makakuha ng konting attention, ng fame, mula dun sa mga sikat eh, para maambunan nga naman siya ng konting kasikatan mula sa mga celebrities, sa mga politician natin, sa mga government agencies. Ayan, mga kachika, dahil sa gusto niyang shortcut na gawin, eh na-shortcut din tuloy yung pagka-block niya sa lahat ng social media platform. Rendon, para lang sa iyong kaalaman, kahit yung fame, yung kasikatan, pinaghihirapan yan. Yung mga celebrities natin na binabanatan mo, hindi nila nakuha ng shortcut yan. Pinaghirapan nila yan. Kaya sana, huwag mong tangkain na i-grab yung kanilang kasikatan dun lang sa mga simpleng gawain mo. Kumbaga, wala ka naman talagang content eh. Ang objective mo lang dyan eh, magpapansin eh, makisaw-saw. Diba? Maging pakialamero. Kaya tigilan mo yan. Kumbaga, paghirapan mo, kung gusto mong sumikat, gumawa ka ng content na pwede kang sumikat. Kaso, ang malaking problema ngayon eh, wala ka ng social media platform. Mga kachika, ang realidad ngayon ah, pagka ikaw eh walang social media account like Facebook, Instagram, Twitter, kahit email, Messenger, naku mga kachika, ang sakit niyan. Parang masakit man isipin, pero parang hindi ka na nag-i-exist sa mundong 'to. 'Di ba nga yung tao walang internet, parang ilang oras lang walang internet, iba nga parang 30 minutes pa lang wala, parang mababaliw na eh. Kasi parang ano eh, parang isolated sila eh. Hindi naman tayo yung old school na alam niyo, parang probinsya style na kalapati lang. Siguro si Rendon pwedeng kalapati yung gamitin pag may gusto siyang ano, parating na mensahe sa mga kaibigan niya. Ayun, joke lang ah. Kumbaga, yung mga social media platform napaka-vital na niyan eh. Diyan tayo parang nakikipag-communicate, nakakapag-provide ng information sa lahat. Kaya pag wala tayo niyan, mga kachika, para tayong hindi nag-exist, parang wala tayo dito sa mundong 'to. Kaya yan ang nangyaring yung kay Rendon, mga kachika, para na siyang masakit man isipin, masakit man bitawan, pero parang pumanaw na rin siya, mga kachika. 'Di ba? Mga real talk tayo diyan, wala siyang social media, eh para na rin siyang wala sa mundong 'to. Ang panigurado ko ay magiging aral na to kay Rendon. Pero sana ay maging aral na rin ito para sa mga gusto pang sumunod sa yapak niya. Alam niyo yun, yung gustong shortcutin yung road to fame. Kumbaga, paghirapan niyo yan. Hindi yan ginagawa ng overnight lang. Hindi yan yung kakapit ka lang sa iba, parang ang parasite. Tapos eh, alam nyo, mabubuhay ka na, susustain mo na yung fame mo, hindi. Kumbaga, pinaghihirapan yan. O siya, mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyong kalimutang bisitahin ang ating website na chikapatrol.net. Mag-subscribe sa ating channel at mag-comment ng inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol, signing out! Kachika, huwag nyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.